Magandang araw, harap sa camera mga vlogero at vlogera. Pananim check muna tayo dito sa harapan ng ating bahay na tinatawag nating container garden. O diba, marami na pong bunga ang ating atsal o green bell pepper. I'm back mga vlogero at vlogera. Na-miss ko po kayong lahat. Kasi last week, na-busy po ako sa photo react sa Mother's Day celebration doon po sa isang Facebook page na RNJ Pincan kung saan nanalo po si Ma'am Kae Vlogera. Back to the video, tingnan nyo naman, marami na pong bunga ang ating atsal o green bell pepper. May pahawak-hawak pa si Ma'am Kae Vlogera. Marami na pong bunga, zoom in, zoom out, hahaha. At yan po, si Kalika ay bumisita, tsaka si Ma'am Kae Vlogera. Tingnan nyo lang, huwag nyo nang hawak-hawakan. Excited kasi ang mga yarn. Dito na lang kami nag-celebrate ng Mother's Day, dito lang sa aming garden. Ganap po yan last Sunday, habang natutulog si Baby CK. Hindi na po mainit ang araw kasi nagtago na po si Mr. Sun. Napaka-busy ko po ng araw na yan. Hindi ko po na-videohan lahat po ng ganap namin dyan. Kasi naman, ang daming grades na kinumpute ni Ma'am Kae Vlogera. Tapos bantay bata pa, Sabado at Linggo. Ang hirap po ng time management, pero laban uy. Ang dami na nga pong dahon dyan, tsaka mga grasses na kailangang bunutin. Wala pa pong time si Ma'am Kae Vlogera. At yan nga, sa video, nakuha ko accidentally yung isang bunga na napaka-crunchy. Napakalaki niyan sa personal. Yan po, natanggal na po sa punuan. Talong check muna tayo. O diba, marami na pong bulaklak yung iba nating talong o eggplant. Ang talong po ay isa sa mga paborito kong gulay kahit hindi nyo po tinatanong. Kasi sa talong, marami pong recipe ang maluluto. O diba, tingnan nyo naman, relax na relax ang ating mga talong. Kasi umulan po last night, kaya masigla po sila. O diba, ready to harvest na naman sa susunod na araw. Ano na naman kayang twist ang gagawin natin sa ating mga talong? Pasuggest naman po sa comment section. Marami pa pong empty containers, plastic containers, kaya lang po wala pa pong time kasi busy po ang lahat sa pagbabantay ng bata at ako, duty din po sa school. Parati ko pong kasama sa garden si Ate Kalika. Alugbati check naman tayo. Ako po ang nagtanim dyan, kaya lang po hindi ko pa po naalagaan ng mabuti. Hindi ko po nabunot yung mga damo sa paligid. At yan na nga, hinawakan pa ni Ate Kalika yung isang bunga ng talong. Nanggigil na naman po siya sa paghawak-hawak. Sweet apple check o tambis check dito lang sa harapan ng ating bahay. Marami na pong bulaklak at soon to be bunga ng ating tambis na napakasarap. Walang kasing tamis. Nagbibigay saya at bungis-ngis. Ito pong ating tambis ay marami po yung suki. Araw-araw po yan binibisita ng mga kabyaw o tinatawag nating mga paniki. Lalong-lalo na din ang mga ibon na parati dyang humihiyaw. Sa mga dahon at mga bunga po, ang mga ibon na yan ay parating sumasayaw at humihiyaw. Napakasaya po talaga sa feeling kasi season na naman ang sweet apple o tambis. Marami na naman po yung bunga. Good luck! Yan nga, may na-flex po tayong bunga ng ating tambis. Nag-zoom in po si Ma'am Kae Vlogera. At yan pa, hagip na hagip sa camera ang dami-daming bunga ng ating isang punang kahoy ng tambis. Yan, mayroon na namang
bunga na mahihinog na sa susunod na araw. Good luck na lang kung kami ang mauna mag-harvest niyan. Kasi maraming ibon tsaka kabyaw na nakaabang. I-flex pa natin ang buong punong kahoy ng ating sweet apple or tambis. Ang nagtanim po pala niyan ay ang aking yumaong ina na si Mama Liza. We miss you, Mama Liza. Napaka-importante po ng kahoy na ito sapagkat ito po yung nagbibigay hangin at lilim sa amin. Thank you.